TWID. Narito na ang programang naniniwala sa galing at talino ng mga Pilipino. Pinoy, negosyo at trabaho. Programang tutulong magbigay ng marangal na kabuhayan sa anumang panig ng kapuluan. Pinoy, negosyo at trabaho. At ngayon, narito na ang mga host ng programang Pinoy, negosyo at trabaho. Mr. Richard Gomez and Ms. Vida Arciaga. Mga kababayan! Magandang maganda at napakaganda pa. Napakaganda ng gabi natin ngayon, mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po inyong lingkod, si Richard Gomez. At sa ngalan po ng ating kasamang si Vida Arciaga na hindi po makakarating ngayon. Ang ating kasamahan na si Vida Arciaga ay napaka-busy palagi, non-stop sa kanyang pagtatrabaho, 25 hours a day, 8 days a week. At ngayon po, hindi siya makakarating. Kaya sa ngalan po ng ating kasamang si Vida Arciaga, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, si Richard Gomez, makakasama nyo sa Pinoy Negosyo at Trabaho sa loob ng susunod na isang oras. At ang maganda po dito, mga kababayan, ay kasama natin ang ating palagi nating kasama dito sa programa. Walang iba kundi si Lance Acampado. Magandang gabi sir, Lance. Oh, magandang gabi, Richard. Buti naman, sinamahan mo ako ngayon, kundi magsosolovista ako dito. Oo nga, parang medyo nabawasan ng beauty yung gabi kasi wala si Ma'am Vida. Oo nga. At least hindi ko masabing pumangit ang gabi. Nadagdagan naman ng gwapo sa istasyon. Baka sabihin nila, dadalawa lang tayo, naglolokohan pa tayo. Oo, sumali na lang sila. Mga kababayan, sa talakayan po nating ngayong gabi, ay napakarami nating sasagutin ng mga katanungan. Ang dami-dami nagte-text sa atin na mga habang nasa on the air tayo or maski tayo ay naka-off the air, non-stop ang texting sa atin ng mga kababayan. Oo nga, maraming nagte-text talaga kahit ano, kahit wala tayo sa radio buong linggo. Tapos yung iba talaga naghihintay ng ng Sabado na muli tayo makasama sa ere. At yung iba nasasagot natin na off the air. Kaya lang madalas, Lance, pare-pareha sa halos ng katanungan. Oo. Kaya ang ginawa natin ngayon, mga kababayan, inipon natin ang mga katanungan. Oo, para masagot natin sa ere yung kanilang mga ibig malaman. At sabay-sabay natin sasagutin. At kung may karagdagan kayong mga katanungan ngayon, mari kayong mag-text dito sa ating telepono bilang 0939-511-5292. Ulitin ko po, 0939-511-5292 o tumawag sa istasyon di sa DWIC sa landline number 470-1750 hanggang 55. Ulitin ko po, 470-1750 hanggang 55 o mag-text sa cellphone number 0939-511-5292. Pinoy, negosyo at trabaho. Okay, Richard, bago natin simulan yung ating mga tanungan, nais ko muna ipaalam sa atin, tagapakinig, na meron na tayong makokontak na nila tayo sa ating opisina sa telepono bilang 470-6141-242. Ulitin natin, 470-6141 hanggang 42. Yan ay kapag Monday hanggang Saturday. Opo, alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ah, grabe, ating working hours, 12 hours a day. O, ganun po, siyempre, gusto nating maipadama sa kanila na talagang seryoso tayo sa pagbibigay ng serbisyo sa kanila para sa kalusugan at karagdagang kaalaman tungkol sa kalusugan. Masaya rin ako, Lance, tuwing makikita natin sa ating opisina yung mga galing pa sa malalayong probinsya na ating mga tagapakinig. At pagdating nila sa opisina, fina-follow up nila yung kanilang mga katanungan at sinusubukan nila ang ating produktong PieCure. At pagkatapos noon ay bumabalik ulit after a few days. Oo naman. Talagang makikita natin doon sa kanilang pagpupunta na talagang gusto nilang malaman pa kung ano ang makakatulong sa kanila. At pagbalik nila,
Sa unang punta nila, nagtatry sila ng isang bote na ating produkto. Ganun. Pero after mga 1 week, eh nako, pagkarami-rami na kanilang kinukuha. Isinasama na yung mga kapitbahay, ano? Oo naman, kasi parang ano nga naman, kung ikaw nga naman ay tipong gusto mo, nakarinig ka ng ganitong klaseng, ano, ganitong klaseng kagandang produkto, nais mo munang matestingan sa iyong sarili, at pag napatunayan mo na talagang maganda siya at talagang nakakatulong, ay ibabahagi mo to sa iba. Kumbaga, sinishare mo kung ano yung kahalagahan or importansya ng isang bagay na yung natuklasan na talagang magaling pala. Grabe, ang dami nagpapatotoo sa ating PyCure. Sabi nga, no, the product will sell itself. All you need to do is to use one bottle. Actually, iba, hindi nga one bottle. 10 capsules, no? 7 capsules pa nga lang, eh. Oo. And then, nadinig ko nga iba na 5 capsule ang sinusubukan lamang nila. Oo. Total, wala naman tayong overdose doon. Kasi pure ano naman tayo. Sinusubukan nila, mga 5 capsula pa lang. Once a day, pagdating na 5 capsula, naku po, puntahan na kagad sa opisina. Oh. Talagang ano. So, Richard, umpisa natin itong mga katanungan na ating nakalap mula sa mga texters natin at maging dun sa mga nagpupunta sa opisina. Okay. Kasi parang ano, talagang sikat na sikat nga ngayon yung ano eh, yung turmeric, itong luyang dilaw, no? Aha. So, gusto talaga nilang malaman kung paano ba talaga nagsimula itong ano, na ginamit itong turmeric. Ay, itong turmeric, ano? Ito yung luyang dilaw na sinasabi sa atin dito ng mga matatanda pa sa Pilipinas. Pati mga bata ngayon na marunong na rin ito. Dahil inihalo din ito sa pagkain natin. Ah, oo. Itong luyang dilaw, although minsan mahirap na siyang hanapin, ang ginagamit na lang natin ay itong karaniwang luya na lamang, ano? Uh-huh. Luyang dilaw. Kung sa Pilipinas, napakaraming gamit nito. Alam niyo ba na yung mga langis ng niyog, pag kinuha yung langis ng niyog, pakuluan kasama ang luyan dilaw, napakagaling ng pangmasahe niyan. Ah, okay yan. Nawawala yung mga lamig, yung mga sakit-sakit sa katawan. Oh. Lalo na ngayon, mga panahon na talagang ano, malamig ang panahon. Naligo ka, lamig na tubig. Ano? Yan ang isa sa mga gamit yan. Alam naman natin, kapag mahilig ka kumanta, namamaos ka, anong pinapainom? Salabat. Salabat. Ang ginagamit ng karamihan, luyang ordinary, hindi nila alam, mas effective ang luyang dilaw. Luyang dilaw. Oh. Yun ang turmeric. Okay. At bukod pa dyan, 5,000 taon na ginagamit sa India at sa China ang turmeric. Oh, ganun katagal, ha? Wala pa ako nun, eh. Pero nabasa ko na lang sa history na 5,000 taon na. Ilang taon na ba tayo? hindi ko naabutan yun para ikwento, no? Pero inabasa na lang natin sa history na ginagamit nila ito sa iba't ibang bagay katulad ng flatulence. Ano ba yung flatulence, Lance? Ito yung pang parang kabag ba yan? Kabag ba yan? Oo, yun, kabag. Oo, yung kabag ginagamit yan. Pati sa jaundice. Yung paninilaw. Paninilaw ng balat. Sa mga menstrual difficulties. Ah, yan yung sa mga kababaihan natin. Kapag nagre-regla, medyo masakit sa puson, di ba? Bloody urine. Hemorrhage. Aha. Yung mga nagdudugo. At saka yung toothache. Dali na yan. Pati rin pala sa ano, ha? Toothache, ha? Oo. At saka mga bruises, mga chest pain. Ayun, chest pain. At saka yung colic. Ito yung colic yung... sinisinok yata? Or hindi, yung colic. Ito yung sa bata, ay kailangan madighay ka. Minsan, kinakapo sa ating Tagalog, eh, no? So yan ay ginagamit ng 5,000 taon ng mga Incheck at ng mga Indian para sa itong mga simptomas. Mm-hmm. Pero alam naman natin ngayon, mga kapatid, na ang flatulence, okay, halimbawa na lamang ang jaundice, eh hindi naman ito tunay na sakit. Mm-hmm. Ang jaundice o ang paninilaw ay simptomas na isang malalang sakit. Oo. Kasi halos naman ito talaga, yung pinagamitan ng mga Chinese sa mga Indian, talagang yung tipong ano lang to, eh, yung parang yung mga manifestation. Oo. Yung mga symptoms lang. Symptoms lang, ano. Ngayon, syempre, hindi pa nila alam during that time na kapag ikaw ay, halimbawa, may jaundice, na may depresya ka sa liver. Oo. Di ba? Yeah. Or kapag ikaw ay may flatulence, eh baka naman may depresya ka sa intestinal tract, ano? Oo. Kasi syempre, wala pa naman nung opera, eh. Hindi pa natin nakikita yung panloob ng tao. Oo. Kaya naman, kapag may bloody urine, pinapainom nila ng turmeric noon o ng luyang dilaw, eh hindi naman nila alam na ang dahilan pala ng bloody urine ay maaring may
may UTI, may kidney problem, may kidney stone. Oo. Kaya nagkakaroon ng bloody urine. Ngayon,